Musta guys, kumusta kayo? Dave Lopez ulit ng Arrival Abyss Philippines at we're back sa ating humble studio. And today, dahil sa busy ng buhay, di ako nakalabas ng Saturday dahil sa ito, yung anak ko. Well, thank you sa mga comments, sa mga concern, no? Mga kaibigan. Thank you so much. But anyways, let's go. So, ayun pala, di pa kayo nakapag-subscribe. Subscribe on our channel. Arrival Abyss Philippines, kaya natatanggal na. Thank you po. Ngayon, araw na to, pag-usapan natin ang tungkol sa aking nakuha kay Sir. Kay Sir Harold Directo. Ito po yung pinamana niya sa akin. And thank you din kay Sir, kay Bro Richard ng taga-Kabangkalan. Buksan na natin. Okay? Actually, may mga binigay pa siya sa akin. Pero buksan na natin ito. Okay, so ito yung Pixay from galing pa to na Manila. Okay, may extra siyang barrel. Ito ay brass barrel na bin sleeve by a, I think it is a stainless steel. Okay. Yung total ng barrel is 29 inch. Okay, mamaya papakita ko sa inyo. Tapos ang laki niya is hindi siya 0.22. Malaki siya, para siyang malaki pa sa yung ball pen. Wala na akong ball pen dun sa taas. Yung parang malaki pa siya sa ball pen. Okay. So wala po siyang groove. Yun, isa sa technique sa pagtitiksay is walang groove para na yung pagpasok at paglabas ng bala walang bara. Ito na po siya. Tingnan natin ang ating tiksay. Ito yung ginamit namin pagpunta dun sa Kabangkala, asa dun sa area kung saan kami ng isda sana, pero bumaon. Dapat na hindi siya ganun ka parang ilalagay mo dito yung tiksayo spear natin. Okay. Tanggalin ko muna to. At hindi siya yung 1.5 na tubo. Hindi siya. Mas malaki siya. I think it's a 2 inch na tubo. Okay. Tanggal ko siya. Tingnan nyo naman ang mechanism. Paglalagay dito. Yung sa akin dati yung paglagay is sinusok-sok dito. Ngayon ilalagay na lang. Okay. Let's look at, tingnan natin sa, malapitan. Okay, lalapit kayo dito sa akin. So yun, so, yung sukat ng isang barrel, 29 inch. Okay, 29 inch, kung makikita nyo, 29 inch. Ito naman, yung isa, okay, from dito to dito, is 27. Okay, 27 inch. Ito nyo guys, 27 inch. Alright. So, anong meron dito? Sasayin natin. Ito yung tanse, pagkakalam ko. Ito ay naiwan ko dun kay Bro Richard yung pantulak. Kaya ito ay electrical wire number 12. Okay. Ito yung dulo pang sundot siya dito. Okay, mabilis, oh, 'di ba? Swabe lang pagpasok. Meron siyang front side. Okay, meron din siyang rear side. Yung ginagamit ko, guys, open side lang. Meron din siyang lagayan. I think this is a point 11 mm ba? Wala akong caliper eh, pero 11 mm or mahigit yung kaniyang rail. Alright, hindi siya nababali guys, tingnan mo, nakafix siya kasi ito design talaga pang tiksay. Malaki din yung depositoan niya. As you can see, okay, malaki siya. Ano? Ano?
kahit na yung lagayan dito, ang laki. Kaya ito ay nakapag-produce ng Tinesco 5 shots kasi naka-powerize siya. Pangtulay to guys, kaya tong 100 yards. Okay, 100 yards kaya to. Hindi siya nag-move, naka-affect siya. Kung tingnan mo, laki. Pati yung ano niya, hammer pin, laki din. Pati yung hammer niya, tingnan mo. Para ma-accurate natin. Para ma-accurate natin, tingnan mo. Ah, 1 inch. Iba nga, ano lang eh, 1 half. Ito, 1 inch doble. Tapos, iba yung spring niya. Malakas. Yun. Hindi mo siya pwedeng ibalik lang. May sipa to. Ah, may sipa yan. Hindi ko na pwedeng iputok. Baka mumurahin tayo ng kabilang bahay. Kapitbahay. Ah, iba din. Ito lahat gawa to. Hindi to... lahat to ay ginawa, walang gawang Pinoy, lahat to. Tapos wala dito manufactured, yung parang bibili na, binili na lang. Hindi, yung mga allen siguro eh, pero ganun. Alright, ito yan. Tapos meron siyang forearm grip, kung tawag. Kasi ito yung tangke, di ba? So, nilagyan ng ganito para hawakan. Okay, tapos ito yung naka-tactical siya. Swabi sa kamay. Ay, wala namang ano yan. Talagang yung gaan niya, ano lang, at yung bigat niya, hindi, swabe lang siya. Okay? Tapos dito, mayroon pa ginawa dito yung kagandahan. Kasi dito, lagayan ng bala. Tingnan niyo guys. Oo, diba? Dito ilagayan ng bala. Ayan. Mayroon ako ditong apat na mahaba. Kasi yung isa hindi na nakuha eh, bumaon talaga. So meron akong mahaba. Tingnan nyo naman, ang haba. Ba, meron pa dun sa taas. Okay? Pero magiging walang silbi to pag hindi magamit. Kaya naghahanap lang ako ng magandang tempo. We have lots of time in this world. I know ko ano yung pinaka-importante sa lahat. Diba? Mahaba yan. Ito naman, kasi hindi pa ako marunong talaga na nakakalimutan ko. Ito ay... para na papasok ko dito sa loob para na magtali ako ng fishing line yung ginagamit ko. Ilalagay natin dyan. Okay. Tapos lagay mo lang to dito. Okay. Tansyahin mo lang kung saan yung gusto mo. Ah, pwede mo siyang habaan. Pwede mo siyang ganun. Pero walang kalog to guys. Naka-fix yan. Okay. Pag ganun mo lang, para na malaman natin if tansya na, tapos higpitan na lang dito. Sir Dave, ilang kak yan? Isang kak lang to guys. Isang kak lang. One kak. Parang pangit pakinggan nung one kak. The kaking. Isang kak lang siya, pero hindi siya mabilis ng ano. Isang kak lang siya. Okay. Pero ang lakas. Bakit? Adjustment ng spring andito. Okay. Ito yung pinaka... Ito yung pinaka loose niya na. Ito yung pinaka malakas. Pag ito na, wala na 100 yards kayang-kaya. Ito malakas na to. Okay. Pero pag ganito lang, delikado na yung pag ganyan. halfway na. Ayan. Pag sa ano, doon sana, lagay ko sa pinakababa dito. Tapos, ano lang, pagpasok hanggang dito lang siguro. Okay? Ito ay para sa malalaking isda. Tingnan nyo naman. Okay? Tingnan nyo naman guys. Oo. Di ba? Galing kay Sir Harold Recto. Okay? Balik na kayo doon. Usap na tayo. Ay, di ka pala bago kayo bumalik. Yung total na haba ng tiksay kasama na yung tubo is nasa 41 inches. Okay, nasa 41 inches yung total na haba niya. Ayan. So, recommended to para sa malayuan, pangtulay,
Tapos napaka-original ng gawa, walang kopya, and yung tatay niya ay gumagawa din. Okay guys, so in terms of comfort, okay, maganda siyang gamitin kasi pag nanglaro sa pagsatulay ka, swabe lang. Tapos pag, ay nako, kulang lang talaga guys, dito ano, location lang talaga. Pag ito, nakahanap ng magandang location, talagang maiuwi ka natin. Kasi sobrang swabe. Wala na akong masahe, parang ito na yung ultimate tiksay na for me ah, sa ngayon nahawakan ko. Parang pwede ko siyang gamitin the rest of, sa panahon na nagtitiksay ako. Parang ganun. Parang, okay, gamitin ko na lang to. Yung ano dito is CO2 siya. I'm not really sure if we're going to put a high pressured air dito if kaya niya i-handle. I-ask ko si Sir Rector, no? If kaya niya i-handle yung air pressure kasi yung laki ng tank niya. Siguro pag air pressure natin siya, hindi ko alam if i-handle niya. But for sake, I'll go for the CO2 kasi CO2 siya. So I need to refill. It will be used. Pwede itong gamitin. Parang what can I say more, diba? Ang ganda ng unit, okay, simple build na matindi, okay, tapos power, you know, as in pang ano talaga, pang hangaway. Alright guys, thank you so much for being with me today. Alam ko na inihintay ninyo yung ating videos today, and ipon yan sa mga bago lang kasi nagsasabi sa akin, Sir Dave, wala akong pera, no, makakaya ko lang kumita yung first na first video ko guys, kung nasubibayan nyo yung videos ko. Yung first airgun ko sa Estrella Parco, nabili ko ng 3,500 kung naalala nyo, tapos pinamodify ko siya, stainless steel yung parts niya hanggang naibenta ko siya, hanggang diba, and so on and so forth. So ipon lang muna, no, walang problema doon. Si Bloody Mary natin on upcoming, hinihintay na lang si Sir Darrell at yung mga hangaway dun sa Iloilo na matapos natin yung offset. Kagandaan Sir Darrell nga sabi mo sa akin, Dave, wag mo na ako. No, kahit na next month na yung payment, no, matapos lang yun para may kabit. Tapos noon, pag may karoon ng pera, lalagyan ko noon ng 0.25 na barrel, no, na Lothar Wartel. Pero hindi ngayon, Walter. So hindi pa ngayon, baka in the future pa. So ngayon, trabaho muna. Yung project namin sa bahay, yun muna siguro. And bayaran yung mga utang. Okay. Mga airgun, utang sa airgun. Kung ang airgun, hindi naman ginagamit mo everyday. Ako, kailangan ko yun kasi nagbablog ako to share with you guys. Pwede ko nang hiramin, one option ko. Pero sa inyo, focus on one airgun. Alright guys, so yun. So this is Litik Sai. And yun, so Liten, thank you so much sa mga messages na inyong binahagi, that telling me na, Sir Dave, thank you sa mga mensahe. Minsan nga, na-impress ako sa school. Ayun, sa school ako. Pag nabasa ko yung comment, sabi ko, nagpapasalamat. Thank you, Sir Dave, sa comment na, ano, sa tulong. Sabi ko, ano pa na tulong ko? Sa information. Kasi yung mga baguhan dyan, mostly ng mga subscribers natin sa abroad, dito sa Pilipinas, mga baguhan. No? So, nakakatulong tayo na bigay ng halimbawa. Yung mga failure ko sa pagdating ng airgun, magiging strength yun na. Kung di man ako nakaka-reply, guys, mga subscribers natin, magsimula tayo sa kay Mark Jerome Lagday, June Muhammad, Sam Herrera, Wells Conde, Aaron Zapata, and ganoon din pala guys, invite ko kayo na mag-subscribe kayo sa channel ni Jeremy Morales, sa kaibigan ko taga Iloilo din. Gumagawa siya ng airgun, so nagpapahatak siya guys. Punta din kayo sa kanya, try nyo lang tingnan yung mga videos niya, you learn something from him. Okay, ganoon din kay Dalangin Rolly, tapos kay Burgos Edwin, Almari Boys ng Saudi, and Edwin Burgos. Yan, sabi ni Edwin Borgo sa mga Marie Boys sa Saudi Arabia. Mga marami nanonood sa mga Saudi, no? Minsan nakita na ako, Sir Dave, thank you so much. Bibili na ako ng airgun pagbalik ko dyan. Nag-iipon mo ako, sabi ko guys. Paano, hindi lang airgun niipon, diba? Kahit bahay, hindi joke lang yun. Pero nag-iipon sa bahay. The same time, libangan din nila. Parang nawawala yung mungkot pag naisip nila,
malapit na akong makaipon ng 30,000, 35,000 pa pag-uwi ko, may bagong airgun na ako, alam mo yun. Si Dalabneb Role, Junjun Haniba ng Palawan, sabi yung maraming huli ng kaibigan ko, Mar Perez Suarez, sinintay ako ni Junjun, sabi niya, ni Jun Haniba, sabi niya, punta ka dito sir, talaga ma, sa Palawan, talaga ma-injun. Kiram lang ako ng airgun sa'yo bro. Edwin Oplas Jr., Jim Gonzalez, Erickson Abanto, Listin Jan, Cristobal, Lawrence Mendoza, Paulo Biduyo, Jess Pieza, Lito Brez, Richard Kikila, Estandarte Family, yan ang papabate, Baste Medina ng Dubai, Jack TV Philippines, Romel Binaventura, Jinmar Umali, and Ted Springham. Alright guys, so ubos na yung pabati ko yung mga ano mga individual. Thank you so much. Grabe. Ako ay na-appreciate ko yung ano ninyo. Ay hindi ako makakating sa ganitong laranga, sa ganitong situation ngayon without your support. Thank you so much sa support ninyo. Patuloy tayo. Okay? Never give up sa ganin. Basta, know your right. Be a responsible hunter. Be a responsible owner of an airgun. And stay humble, stay on the ground, and let's help each other. Dave Lopez po ng Airrifle Hobbies Philippines. If hindi pa kayo nakapasubscribe, I invite you to subscribe on our channel, Airrifle Hobbies Philippines, and see you soon. Have a wonderful and great evening, guys. Bye.